Ayan yung pinamili natin para dito sa motor na to. So ikakabit na natin mga paps. Okay, let's go. Ito lang yung papalitan natin. Itong voltmeter, tapos itong flasher switch. Ayan. Magpapalit tayo nito. So may lock yan dito sa gilid. Ayan o, tigkabilang tab. Susungkitin mo lang yung para mailabas mo ito dito. Mas maganda, tanggalin natin to. Para basic. Yan, para maangat mo siya. Yan, tanggalan natin ito. Oh. Papalitan natin ng bago para malambot. Yan. Yan. Ina. Salpak natin 'to. So mamaya natin 'to mapapagana kasi nga nakatanggal yung flasher sa uli tsaka sa una. So bago naman siya, make sure okay yan. Titisingin din natin ito mamaya. Ayun, okay na yung ano, napapa-start na natin. Tapos napalitan na natin ng ano, next. Voltmeter. Ayan. Ayan. Same naman sila ng design. Sirain na natin ito at bulok na ito. Nakadikit talaga. So ito yung wire ng kanyang voltmeter. Ayan na ito. Ayan mga paps, tatanggalin natin yung luma. Ayan, tapo na. So kabit natin yung bago, tanggalin natin itong wire na to. Ayan. Kabitan natin itong bagong voltmeter. Ayan. Ikakabit itong mga paps sa ano, sa susian ang positive, tapos yung negative nito ay sa battleground. Ayan, makikita din yun mamaya. Ayan, suot na natin dito sa butas. Ayan. Ayan, kung gusto nyo matuto mga paps pagkabit nito, panoorin nyo lang po. Ayan, kabit na natin tong bago. Tanggalin natin yung clip, dahan-dahan lang. Para maitornilyo natin itong bracket na to, maliit na bracket. Okay, tornilyo natin mga paps. Ayan, kung ano dati, ganun din pagkakabit natin. Ayan, dito tayo para buwelo. Ayan. Tapos tornilyo. Voice over na lang po tayo kasi maingay sa labas, mga aso. Ayan, isa pang tornilyo, mga paps. Ayan. Tapos kabit na natin.
Tuturo ko sa inyong wiring nito para basic lang sa inyong mga paps. Yan, kabit na natin ito. Yan. Tapos wiring tayo mga paps. Yan. Ang pagkabit nito mga paps ay ground yung isa sa pususian, positive. Kailangan pagsusi mo, magkakaroon ng supply. Kasi pag hindi nyo doon kinabit, kahit patay mo yung susian, lalabas pa rin yung voltmeter niya. Para sa kakabitan nyo ng voltmeter, kailangan pagsusi, saka lang siya magkakaroon ng supply. So, titesti rin natin yan. So, ito yung galing susian. So, ito yung ground. So, naka-ground na niya. Kailangan iilaw siya pag sinusi mo. Yun. Diba? Ganyan dapat mga paps pag kayo mag-wiring. Para kahit magpatay kayo ng susi, patay din siya. Yan o. Yan o. Diba? Ito po ay pwede po mag-iba ng wiring pag ito po ay may kasamang oras, yung malapad na voltmeter, may orasan po siya. So ang wire niya tatlo, yung iba apat. So iba yung wire nung para sa orasan, lagi siya nakakabit sa battery niya para yung oras hindi mag-stop. Yun nga, sobrang haba. So putol tayo. Yun. Ayan, nakabit na natin. Try natin. Ayun. Ayan mga paps. So, 12.9 yung laman ng battery natin. 12.9. So, okay na siya. Kailangan mamamatay pa siya. Sinusi mo. Diba? Wala na. Susi mo ulit. Ayan. Diba? Masusubaybayan mo yung laman ng battery mga paps. Testing, flusher. Ayan. Okay. Okay na. Kabila. Diga na, palitan natin dito. May hinig. Hindi kasi gumagana dito.
Ayan mga paps, natapos na tayo. Ayan, ito na yung mga pinalit natin. Voltmeter. Flasher switch. Ayan. Ayan, kabila. Ayan, okay. Ayan, siyempre naka-BS1 yan bago natin isa uli sa may-ari. Ayan mga paps, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka pong update sa mga ipopost kong mga video. Ayan, thank you mga paps!